Oh, kumusta? Ako lang po mag-isip po eh. Bakit? Umiwan ko po muna yung dalawang bata po. Oh, anong plano? Kahapon, di ba ang usapan, kukunin nyo lang yung mga gamit nyo doon. Opo. Tapos, pupunta na kayo rito, babalik kayo. Ba't kayo bumalik? Ano po eh, sinakitan po ako ng ulo dun sa bahay eh. Bakit? Oh, eh, di ba kahapon tinanong? Ito kasi ang laki na ng bagay ng ito. Oh. Kasi hindi ka business, libre bahay. Mm. Wala kayong uupahan, libre pagkain nyo. Ayun nga po eh. May sweldo si Brian. Mm. O ayaw pa niya pa bang maayos kayo? Yun ang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Ayun, so, ayun na nga, mga kabisnes, ano? Sobrang nakakagulat ang mga pangyayari bagaman na okay na rin kasi at least tayo naman ay ginawa natin yung pinaka the best at hindi tayo tumanggi sa kanila, no? Yung pinatutungkulan po natin dito ay si Lakian tsaka si Brian na humihingi ng tulong sa atin. So, ayun, napanood nyo naman yung ating vlog sa kanila, yung offer natin na dito nga muna sila titira sa bahay para sila ay ma-guide. The same time ay mayroong sahod si Brian sa pagsama-sama niya sa atin sa pagmimisyon para paunti-unti ay mabago natin sana yung kanilang gawi at pananaw sa buhay. Kanya lang po, mga kabisnes, excuse me po, mayroong pangyayari kasi, kung naalala nyo ay pinakilala pa nga natin sila kay Clarissa, yung vlog natin na nagkausap, nag-video call si Clarissa at saka si Kuya Bong. Pinakilala pa natin sila, tapos nakapag-advise pa nga si Clarissa sa kanila. At kung titingnan mo ay para bagang okay, kumbaga tanggap nila. Ganun din naman doon sa vlog natin na nagpapayo tayo. Para bagang tanggap nila, no? At sinasabi nga natin na kung ano yung mga bintaha kapag sila ay nandito sa puder namin, ano po, at agree sila doon. Kanya lang nung pagkatapos ng vlog kay Clarissa at saka kay Bong, nagpaalam nga po yon sila Kian at saka si Brian na pupunta raw sila saglit doon sa bahay nila na inupahan at meron lang daw silang asikasuhin o kukunin. At syempre sa amin naman ay pinayagan namin, ano po. Kanya lang po, hindi sila bumalik. At nung hindi sila nakabalik, ay nag-isip na kami. Sabi ko, bakit ganun? Ang sabi nila ay hindi na sila makapunta ron at pinalalayas na nga, di po ba? At galit yung may-ari nung inuupahan nila. Ngayon naman ay nakita natin na parang pwede naman pala silang makisuyo o makiusap dun sa may-ari nung inuupahan. At nagulat na lang po ako nung napanood ko itong mapapanood nyo rin na si Ian ay nagpunta rito sa bahay na siya na lang mag-isa bumalik rito. Kasi nga dapat kahapon ay simula na ng trabaho ni Brian bilang pagsama-sama sa pagmimisyon. At hindi nga po nakasama. Dito lumalabas po mga kabisnes na talagang iba-iba yung takbo ng kanilang mga pag-iisip. Iba yung kanilang ano. Masasabi ba nating walang disposisyon, walang determinasyon. At basta ang sigurado lang po rito mga kabisnes ay
hindi tayo nagkulang. Ano po? At hindi tayo, hindi natin sila tinanggihan sa hinihingi nilang tulong. Kalungkutan nga lang po mga kabisnes. Kasi, talagang ano eh, lumalabas dito na meron silang ibang agenda. Ano po mga kabisnes? At salamat sa ating mga viewers. Yun nga, sa mga paalala ninyo sa amin. Salamat na marami po. At huwag kayong mag-alala kasi hindi tayo nagbigay sa kanila ng pera. Ano po mga kabisnes? Kasi alam natin na parang yun kasi ang gusto lang din nilang mangyari. Yung mag-abot tayo ng pera at pagkadaka ay mawawala rin sila rito, alis din. So, hindi talaga kami nagbigay sa kanila ng pera. Ano po? Kundi ang inoffer natin, ayan, matitirhan dyan, maayos na tirahan, libre pagkain, at saka hanap buhay ni Brian. Ano po? Nagulat, ganun naman lagi eh. Talaga nakakagulat, ano? Na bumalik dito si Kian, siya na lang mag-isa. At ang sinasabi ay si Brian daw ay sumama doon sa kanyang pinsan ba yun? At ang hanap buhay nga raw po yung mga latag-latag, no? Yung mga... Alam ko yan eh, yung may nakikita tayo yan, di po ba sa bangketa may mga latag-latag na mga gamit sa electric pan, mga ganun. So, sa akin eh, kung saan sila masaya, edi yun. Basta ako, basta tayo mga kabisnes ay tapos na tayo dyan, no? Hanggang dito na lang yan, yung kay Lucky and Brian, at never na nating i-entertain ulit. Ano po? Kung halimbawa pumunta rito, never na nating i-entertain ulit. Hindi na natin yan na bibigyan pa ng oras, no? Hindi na natin bibigyan pa ng atensyon. Kasi nagawa na natin lahat ng pabor para sa kanila. Yun ang nangyari kasi noon pa naman, napapansin ko na yan ako. Parang ano, nagkakalukuhan pagka ganun kasi na lagi nilang, ngayon sinasabi naman nila na para bagang lumalabas, mabait sa kanila yung may-ari nung inuupahan nila. Na di umano ay yung paraw ang nagbibigay, nagpapadala ng pagkain sa kanila nung siya ay nasa ospital. So, kabaliktaran naman doon sa mga ikinikwento nila nung unang mga vlog natin. Ano po? At patungkol din doon sa pagiging cesarean ni Kian kasi maraming ano, nag-review kami ng mga komento. Maraming nagsasabi, hindi ako naniniwala na cesarean niya ang kabisnes kasi bakit nakapaglakad na pagka cesarean, dapat yan ay ano, kailangan makapagpahinga. So, ito, may panibagong kasinungalingan na naman. Mga kabisnes, pasensya na kayo, no? Pero last naman na ito. So, siguro pagtiyagaan nyo na para mas lalo nating maintindihan at maunawaan yung mga pangyayari. Lumalabas po mga kabisnes na batay dun sa mga komento ninyo na dapat i-check, no? Tingnan kung talaga bang cesarean. Totoo na siya ay nasisarian. Pero nagsinungaling sila kung kailan nanganak si Kian. Kasi ang sinasabi ni Kian 28 siya nanganak at 29 nakalabas na sila ng ospital at dumiretso daw sila rito sa bahay nung gabi, yung vlog natin na gabi. At 10 oras na ng gabi. At naglakad lang daw sila simula Almar hanggang dito. So mali yun, no? Kasi nungalingan po yun mga kabisnes. Pasensya na kayo. At huwag kayong mag-alala. Wala namang kangay. Baka mamaya isipin nyo eh kabisnes na dali na naman kayo. Baka mamaya nagbigay na naman kayo ng pera. Hindi po. Wala tayong binibigay na kahit na magkanong halaga. Wala po. So, ang totoo po pala, mga kabisnes, si Kian ay nanganak ng
July 19. Ano po? Yun. July 19 pala siya nanganak. At kasinungalingan yung sinasabi niya na 28 at kinabukasan, nakalabas na sila at si Sarian nagpunta rito. Mali. July 19 po pala. Kaya nung chinik namin yung sinasabi niya si Sarian nga siya at bakit nakapaglakad na, nakakakilos-kilos na, July 19 po pala. At totoo naman na si Sarian kasi may tiningnan ni ano eh, ni Nika yung kanyang chan, yung tahi. At si Nika po kasi ay si Sarian din, kaya alam niya yon yung ganoon. Na check natin doon na medyo magaling na yung sugat. Ano na yung tahi, ika nga ay wala na yung tahi, yung bang sinulid na ginamit. So sabi ni Nika, hindi yan bago pa lang, matagal na yan. So doon na po umamin si Kia na July 19 po pala siya ng anak. So sa madalit sabi, merong kasinungalingan na naman. At salamat na lang sa Panginoon Diyos kasi siyempre ginaguide tayo at saka sa mga kabisnes natin yung inyong mga komento na nababasa namin. Hindi talaga kami nanindigan na hindi magbigay sa kanila ng pera. Kasi parang yun lang pala lumalabas dito, yun lang ang inaantay nila, yung magbigay na naman tayo ng pera. Kasi siyempre nakakaawa yung sitwasyon. Meron sila mga dapat daw bayaran ng mga utang-utang. Hindi lang doon sa upa, kundi mayroon pa yatang mga utang sa tindahan. Na parang ang dating ay nagpaparinig para maglabas tayo ng pera, pero hindi namin ginawa yung mga kabisnes. Hindi talaga kami nagbigay ng pera. Kasi ganito po yun, bakit hindi tayo nagbigay ng pera? Ang sabi ko sa kanila, magtatrabaho si Brian. Pagkasumahod, kung ano yung mga obligasyon nila roon, ay pwede na nilang bayaran. At least doon galing sa sahod niya. Di po ba? At pwede naman nilang sabihin na, hindi, huwag kayong mag-alala kasi mababayaran talaga namin kayo dahil si Brian ay nagtatrabaho na kay Kabisnes. May sahod. Pwede nilang ipanood yung vlog. Di po ba? Na ayan, may sahod si Brian dyan. So antayin na lang po natin, pag sumahod si Brian, mababayaran namin kayo. Pero hindi ganun ang ginawa nila. Para bagang parinig na mayroong mga bayaran para dumukot si Kabisnes or si Mrs. Kabisnes. At naging matalino tayo sa bagay na yan, mga Kabisnes. Hindi talaga tayo nag-abot ng kahit na magkanong halaga. So ayun na, talagang sasabi ko po sa inyo mga kabisnes, hanggang dito na lang yan, yung kila Kian at Brian. No more ano pa, no more drama, no more kasinungalingan, kasi tapos na. Hindi na po natin yan i-entertain kahit kailan, ano po, mga kabisnes naming minamahal. At itong mapapanood yung video, ipapanood ko po sa inyo yung video na nagpunta rito si Kian at kausap ni Mrs. Kabisnes at saka ni Papa Deans. Kasi nga po wala ako that time, nasa church ako, may importante lang inayos. At sobrang ano ito, tawag nito, sa party natin manghihinayang tayo in a sense na yung oportunidad ano po na ibinibigay natin para sa kanila sana. Pero hindi naman ibig sabihin na nanghihinayang tayo sa kanila. Ibig sabihin yung oportunidad lang sana. Kasi nakakainis eh. Hindi po ba mga kabisnes? So salamat na lang din at ganyan ang mga nangyari. At least wala na tayong problema. Hindi po ba mga kabisnes? Para tayong nabunutan ng tinik. Natapos na yung patungkol, yung issue na yan, yung problema natin dyan kay Lakian at Brian. At nagawa natin ng maayos, ng mabuti yung ating bahagi. Nagpakamatalino tayo. Pinag-isipan natin mabuti.
At hindi tayo naging padalos-dalos na yun nga yung labas pera dito, labas pera rito. Hindi po. So, hayaan na natin sila. Tapos na yan. Kung saan sila, o dun sila. Ano po, mga kabusiness. At kagaya nga na nabanggit ko kanina, hindi na natin yan na i-entertain pa ulit. Kahit na madaling araw pa yung pumunta rito at magmakaawa, pasensya na. No? Hindi na namin i-entertain yan. Kumbaga, basang-basa na natin yan. Ano pa naman? Siyempre, kami, nag-iisip din. Hindi naman maalis yun eh. Noon pa naman. Kaya lang, yun nga. Dala-dala kasi bata. Kumbaga, parang alam yung kahinaan natin. Pagdala yung bata, maaawa tayo. Diba? So, palagay ko, ano, tama na yun. So, yun po mga kabusiness, panoorin po natin yung, ano, panoorin natin yung video kung saan ay nagpunta rito si Kian, kausap ni Papa din sa ni Mrs. Kabusiness. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. At manatili sa atin ng patnubay at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Salamat po. Yung mga kabusiness ay isang mapagpalang gabi. Eh, nasa kabusiness po ay wala ngayon. Eh, dumating dito si Ate Kian. Oh, kumusta? Ako lang po mag-isip po eh. Bakit? Niwan ko po muna yung dalawang bata po. Oh. Anong plano? Kaya pumasok at doon na damit eh. Dito po eh. Akala ko dito na kayo tutuloy. Si Brian po malis po eh. Baka po mamaya pa po yung dumating po dito sa bahay. Kaya po pumunta po muna ako dito kasi kinuha ko pa yung mga damit kasi po ilang piraso lang po talaga. Wala na po suti yung baby po ng damit eh. Hindi kasi kahapon, di ba ang usapan, kukunin nyo lang yung mga gamit niyo doon. Opo. Tapos pupunta na kayo rito, babalik kayo. Ba't kayo bumalik? Ano po eh, sinakitan po ako ng ulo dun sa bahay eh. Bakit? Naglaba po ako kagabi ng mga kumot namin. Ah, naglaba ka? Opo, tapos ano, sinakitan ako ng ulo, tapos dinugo po ako, kaya di kami natuloy pumunta. Kagabi po, inintay din po namin yung may-ari ng bahay. Para makausap nga po namin na maayos doon. Ang sabi po sa amin, magbayad nga daw po kami doon ng bahay, ay ng tubig at saka ilaw namin po. Nga kaya naman po kasi po doon po kami minsan po nagbibigay sa amin ng pambili ng tubig ko, pagkain, kape nung nasa hospital po ako. Kaya nahirapan po kami binibigyan po kami ng 2 weeks para magbayad po doon. Nahiya naman po kami na bigla lang kami lalayas doon tapos hindi kami magpaalam po ba kaya pumunta ka nga po kami doon kagahapon. Ngayon po, hindi kami nakarating kanina umaga kasi si Brian nga po sumama po doon sa pinsan niya para po bumili ng gamot ko po yung sa high blood nga po at saka sa ano, sa mata po na yung nireseta po sa amin. Kaya umalis muna. Siguro po baka mamaya pa po. O kaya baka nandun na po yun si Brian sa bahay. Kaya po pumunta muna ako dito kasi kinuha ko po yung damit ng baby po. Bali, hindi kayo tutuloy na muna rito sa amin. Pero kakausapin ko po si Brian po kung ano talaga yung plano niya kasi yung ganda na po ng offer sa amin po eh. Maayos na po yung kalalagyan po namin eh. Kasi lang po kasi yung mga din po sa mga tindahan, yung mga utang-utang din po kasi kami doon niya. Mami, utang pa kayo? Siya nga po yung mga anak nga din po ako ngayon. Yung mami po, ni Brian pang dala sa mga biskuit. Tubig, kasi hindi po libre pag... Ay, may libre ng pagkain po sa hospital. Kasi siyempre po, hindi naman po yung sapat eh. Kaya po, nakapangutang din siya sa mga tindahan po doon. Tapos yung pagkain din po nila ni Brino. Yun po. So, baling eh, pupunta ka na doon. Opo. Kasi dapat ano, mag-usap po na siguro kayo ni Papa kung ano. Yan nga po eh, kasi yung dalawang bata po doon, walang kasama po, iniwan ko lang eh. Iniwan mo lang, wala doon, walang tao doon. Hindi po, sa kapitbahay lang po namin. Kasi sabi ko, kunin ko lang muna yung mga damit. Kasi nga po, wala na din kaming damit doon, kasi di ba po, nag-uulan. Wala kami masuot. Kaya pinuha ko po muna itong mga gamit namin dito. Yung binigay po kagahapon ito po.
Tapos ito po yung damit ng baby, binanot ko po kasi nga po, sabi ko ilang peraso lang po talaga yung damit ng baby po eh. Mm. Ayun na tawag dito, pag uwi nyo, anong balak nyo po? Sabi ko po si Brian, kung ano talaga yung plano niya, tuloy pa pa kami dito o doon pa din kami. Mm. Ganun na lang po, kausapin ko siya ng maayos kasi nga po, gusto ka din talaga po namin, bago kami umalis doon, makabayad din kami kasi maayos na yung parto mo sa amin doon ang mayari. Tapos yung mga nautakan nga po namin doon, naiya lang po kami, naalis kami doon. Halimbawa, bayad na po yun, bayad na. Apo. O, pagka nabayaran na, anong plano nyo? Punta na kami dito. Ah, so pag nag-stay pa kayo doon, magbabayad pa kayo doon, di ba? Hindi po, bali ano, binigyan pa po kami ng 2 linggo. Yung 2 linggo? Opo, ngayon sa tubig namin tsaka kuryente po. Hmm, eh anong gagawin ni Kuya Brian? Ano pong balak niya sa daloob ng 2 linggo? Sabi ko nga, paano yun? Kung pumasok ka doon sana kalahati, sana naka-start ka, mayroon tayong pambayad. Oo nga, di ba? Mga ka-business, kung dito siya pumasok sa loob ng 2 linggo, panigurado makakabayad kayo. Nga po eh, kaso po kagabi, eh madaling araw po, umalis nga po sila kasi nga po nataranta po sa kasi nga, dumugo po yung ilong po kagabi, siguro po sana, paglaba ko po, tapos naulanan pa kami kagabi, kasi bumuhos yung ulan nga po, nagbabayay kami kahapon. Ayun po, siguro siya, nataranta siguro siya, tapos sumama po muna dun sa pinsan niya, ay hanggang hindi po sila umuwi, baka, ewan ko po. Ano po ang tinitinda nila nung pinsan niya? Ayun nga po yung mga balde, timba, nagpapalit sila mga sirang electric pa, mga cellphone, laptop. Ay, yung mga ano, bumibili, sirang gamit. Opo, yun yung inikot. Langgana, laptop, ganyan. Opo, sumama po muna siya doon. Magkano ang utang po ninyo? Sa tindahan po sa kabila po, ang utang po namin, 342. Sa kabila naman, 280. Yan po kalaki yan. Kasi para sa amin po, parang hirap po kasi wala po kami pinapukunan ng pera po. Tapos pagkain pa po namin. Yun nga po, sana. Kung pumasok si Kuya Brian kahapon, sana start na siya. Yun nga po, sana. Tsaka, ano, tawag dito, hindi na siya mas mahirap, hindi mahirapan na mag-ikot-ikot, di ba? Mahirap yung, ano eh, alam ba yung mga papi yung nagbibili-bili ng ano, mga sirang gamit, ganyan. Yung barang may, tawag, megaphone. Opo, oh, meron ba siyang ganyan? Oo. Diba? Kaso ang ano yata niya na, nabanggit niya kanina, parang ang gusto ni Brian, ano pala, ayaw niya dito. Nandito sila titira. Ah, ayaw ni Kay Brian. Oo, parang gusto niya, kung magtatrabaho siya rito, doon pa rin daw sila titira sa bahay nila. Ayun ang gusto ni Kay Brian? Opo, gusto sabi ko dapat sinabi niya kahapon. Ayun nga po, sabi ko kay ate kaganina, dapat sinabi mo kagapon kasi ang ayos ng usapan natin kahapon. Oo, oh, eh, di ba kahapon tinanong? Dito kasi ang laki na ng bagay ng in-offer sa business, libre bahay, wala kayong mag-upahan, libre pagkain nyo. Ayun nga po eh. May sweldo si Brian. Kung ayaw pa niya pa bang maayos kayo? Tsaka, di ba, nung sa vlog naman, inusap naman kayo ni Papa at ni Mama, ano ba ang gusto ninyong tulad? Ayun nga po, sabi ko nga po sa kanya. Ang sabi nyo, gusto niyo mabago ang inyong buhay. Ang sabi nga ni ka-business, kung babalik natin yung dating pagtulong natin sa kanila, magbibigay lang tayo ng pera, tapos sarili nilang bahay ulit. Sa ngayon kasi, hindi na ubra yung ganun mga ka-business dahil kailangan nga diba nila ng guide, diba? Yun naman ang sabi nyo, kailangan nyo ng guide. So, in-offer ni ka-business na dito muna kayo, dumito muna kayo. Si Brian ay sasama sa pag-mission, pero hindi siya kagwang, diba? Sayang naman yung opportunity. Pero sa amin okay lang naman kung ano yung ano, 'di ba? Kung ano yung gusto ninyo. Yun ay rerespeto naman namin. 'Di ba? Pero sayang dito si ni Papa, sila mag-ina. Oo, naalala ni Papa ni Mama, pag hindi po kayo naka-monitor kayo sa amin, natuturuan kayo ng mga bagay-bagay. Maganda din po yun eh, para sa akin mapayarang upa. Maganda po yun kung sa akin po. Eh, si Brian po yung inaano ko po eh. Yung kaiba siguro po kami ng sagot. Pero para sa akin po, okay po yun. Kasi nga, wala nang babayarang bahay po eh. Wala nang bahay. Tubig-ilaw. Pagkain. Ngayon po, may sweldo pa siya. So mga anak mo hindi magugutuman, eh doon po, babalik kayo doon. O paano yan, katulad ng hanggang ngayon, gabi na, wala pa siya.
Yan nga rin po eh. Kaya nga sabi ko po, mamaya kung pag-uwi ko, tapos nandun na sila siguro po, mag-usap kami ng maayos talaga, yung maayos na ano ba talaga yung plano mo, ano ba talaga yung gusto mo, para alam ko yung ano yung sasabihin ko, isasagot ko pala ate, pati kala kuya. Hmm. Siguro po, ganun na lang siguro yung sasabihin ko sa kanya. Eh kasi pagka kinakausap naman si Kuya Brian, hindi nagsasalita. Oo nga eh. Tapos pagka hindi na siya kinakausap, may iba pa palang ano. Ayun nga po eh. Yung iba pala yung nasa isip niya. Oh, iba yung nasa isip, iba yung nasa puso. Tapos ang sasabihin niya, isang ayon siya sa'yo. Ayun nga po. Kasi yung nga yung sinabi ko, ayun na yung parang ayun po yung sinusundan niya din po eh. Mm. Kaya nga po, pag uwi ko dun namin, kausapin ko siya ng matino para alam ko kung ano yung sasagot ko po kay kuya pag tinanong ako. Sa ngayon kasi, wala si Papa ngayon eh. Sa church ngayon, mga kabisnes, gabi na rin. Anong oras na? 8:30 na ng gabi. Paano ito, ma? Anong ano? Ayun, anong sasabihin natin kay Papa? Kasi kanina pa nga kayo umaga inaantay. Kahapon pa nga. Kahapon pa nga po. Alas 7 nga po usapan namin. Nung gabi, nandito na kami dapat po. Hindi nga kami nakadating. Tapos tumawag po sa amin, ang sabi, bago mag alas 8, kailangan nandito si Brian para makapasok. Oo, mag-start na siya ngayon. Alas 8 ang pasok eh. Kaso, hindi ko naman po alam kung tumawag nga po si Kuya, di ba sabi ko po kaganina. Kasi wala po sa akin cellphone na kay Brian po. Ayun, nag-text po pala. Yun po. Hindi ko alam. Kaya hindi ko alam po ano yung sasarot ko. Dumiretso na lang po muna ako dito kasi yung mga bata din po doon, wala yung kasama, tapos wala rin damit. Sige na, te. Opo. At wala pa lang kasama yung mga anak ni ate, ano? Opo, sige po. Salamat po. Oo, mag-iingat ka, ha? Opo. Salamat po, mga kapapi po. Magandang gabi po.